Good afternoon mga kabisdak, welcome and welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga kabisdak ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga bagay kung paano nga ba tayo makapasa sa isang job interview. So alam ko po naman mga kabisdak na lahat ng mga aplikante ay nagnanais naman talaga o pinapangarap na makapasa sa isang job interview. Kaso nga lang ang malaking katanungan mga kabisdak, paano nga ba? Ano nga ba yung dapat natin gawin? But before natin umpisahan mga kabisdak ang ating topic for today, inaanyayahan ko po kayo mga kabisdak na mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel at pakihit naman yung bell button para updated po kayo sa aking mga susunod na video every time mga kabisdak na mag-upload ako ng video sa aking YouTube channel. Disclaimer mga kabisdak, hindi pa ako graduate ng entrepreneur at hindi rin ako HR. Wala akong background sa mga ganun. So what I'm trying to say mga kabisdak, this is only based on my job experience or my job interview experience before noong 2016, noong ako'y nag-apply sa isang malaking company dito sa Manila. So ano nga ba yung mga tips na yun or mga katangian na dapat natin gawin bilang aplikante para makapasa tayo sa isang job interview? So simulan na natin. Una mga kabisdak, be presentable. Pag sinasabi yung be presentable, so kung ikaw ay lalaki, syempre, kung alam mo naman mahaba yung buhok mo, magpagupit ka naman kagaya nito. Kumbaga, kung meron ka namang hikaw sa tenga, sa ilong, at sa dila mo, pakitanggal na lang. At kung mahaba na yung mga balbas mo, pakitanggal na lang, pakilinis na lang. Kasi mga kabisdak, wala ka naman sigurong naririnig na isang aplikante ini-interview ng isang interviewer na mahaba yung mga balbas, kumbaga mahaba yung buhok at may mga hikaw. Which is, hindi po yun kaaya-aya mga kabisdak. Second mga kabisdak, kung kaya mong bumili ng polo shirt or long sleeve, mas mainam na yun ang susuotin natin. Unang-una, dapat kasi pag pumunta tayo sa isang job interview, paghandaan rin natin. Nang sa gayon, kaaya-aya din tayo tignan ng ating interviewer. Ganun po mga kabisdak. Second mga kabisdak, yung tinatawag ng mock. Dapat punctual tayo. Or kung baga sa eskwelahan pa, dapat most punctual. Diba? Dapat punctual tayo. Ibig sabihin, dapat maaga tayo sa isang job interview. Huwag nating antayin mga kabisdak na yung tipong nag-aantay yung interviewer sa atin. Kung baga sila ang nag-a-adjust. Dapat mga kabisdak, tayo ang mag-a-adjust. Minsan kasi mga kabisdak, bakit sinasabi ko dapat be punctual tayo? Minsan kasi kung example, malayo tayo, malayong papuntahan nating job interview. Minsan kasi may mga traffic, dapat aware tayo dyan. Kasi for example, sagad ka na sa oras, tapos na traffic pa, wala na. At saka kung maaga tayo mga kabisdak sa isang job interview, makapaghanda pa tayo at saka makapag-relax pa tayo. And tips na rin mga kabisdak, kung may oras pa tayo, wala pa yung nagkandak ng interview sa atin mga kabisdak. Kumbaga, makapag-ayos pa tayo sa sarili natin, makalagay pa tayo ng kunting pulbo sa mukha natin para hindi tayo oily pagharap sa isang interviewer. At saka makalagay pa tayo ng kunting gel sa buhok natin para hindi naman dry yung buhok natin pagharap sa isang interviewer. Pangatlo mga kabisdak, be confident. So ito yung isa sa mga tips or mga gabay para pumasa tayo sa isang job interview. Dapat confident tayo, dapat may kumpiyansa tayo sa ating sarili. The way kung paano tayo humarap sa ating interviewer, dapat lahat ng sinasabi natin mga kabisdak, confident tayo, dapat alam natin yung sinasabi natin. Tips na rin mga kabisdak, iwasan natin mag-memorize ng mga phrases, mga paragraph or mga sentences. Kasi minsan, pag nag-memorize tayo mga kabisdak, maaaring mawala tayo mga kabisdak, wala na. Paano na lang? Diba? Pang-apat mga kabisdak, know your job responsibility. Dapat mga kabisdak, alam mo yung job responsibility. Alam mo yung job responsibility, yung ina-applyan mo. Pag tinanong ka ng interviewer, alam mo ba yung job responsibility, itong ina-applyan mo? Dapat masasagot mo yan. Unang-una, bakit ka pupunta sa isang job interview kung hindi mo alam yung ina-applyan mo? Dapat alamin mo mga kabisdak. So, panglima mga kabisdak, yung research about the company. Dapat mag-research ka mga kabisdak about sa company. Dapat i-research mo kung ano nga ba yung company na yun. Minsan kasi tinatanong yun sa interviewer, alam mo ba yung company namin? Alam mo ba kung kailan nagsimula? Alam mo ba kung sino ang founder? Alam mo ba yung mga services na ano ina-offer ng company namin? Dapat alam mo yun. Kasi pag nasagot mo yun mga kabisdak, dun pa lang makikita ng interviewer na interesado ka, nagre-research ka. Ibig sabihin, may potential ka na papasahin ka ng isang interviewer. So pang-ani mga kabisdak, be optimistic. Optimistic, what I'm trying to say mga kabisdak, dapat positive ka. Dapat example mga kabisdak, pag tinanong ka ng interviewer mo, dapat, bakit nag-resign ka sa iyong previous job? Bakit umalis ka? Huwag kang magbanggit mga negative, huwag mong siraan yung mga company na meron ka dati, huwag mong siraan yung mga superior mo, huwag mong siraan yung mga
colleagues mo, dapat lang positive lang talaga mga kabisdak. Kasi pag siraan mo yung pag-hire ka nila, maaaring gawin mo rin sa company na kung anong meron ka. Kung ikaw ay ma-hire man mga kabisdak. So yun mga kabisdak. So mga pang-pito mga kabisdak, avoid dead air. Usually mga kabisdak, kung ikaw ay nag-apply sa isang job interview, sa isang company like call center, itong pinakamahalaga talaga, avoid dead air. What I'm trying to say, dead air yung example, ay yung long of silence, yung paputol-putol pa utal-utal ka. Sa isang interview, pag ganun ka sumagot, kahit gaano kaganda yung sagot mo, maaring hindi ka makitaan ng potential ng interviewer mo, may ano ba to yung tinatanong ko, ang tagal naman sumasagot, dapat spontaneous lang, dapat pag tinanong ka, sagot ka kaagad. So, pang-walo mga kabisdak, be honest. Yun na nga sinasabi ko kanina mga kabisdak, dapat be honest lamang. Dapat, example, kung ano yung tinatanong ng interviewer sa'yo, dapat be honest ka. Huwag kang mag-invento ng mga salita. Kung anong nakasulat sa resume mo, dapat sinasagot mo ng tama. Yung tipong example, kung ano yung mga job experience mo, yung anong mga previous experience mo, dapat magpakatotoo ka. Kasi example, na-hired ka mga kabisdak, nagkaroon ka ng malaking position, and later on, na-find out ng company na nagsisinungaling ka, na meron ka mga information, mga details about sa sarili sa pagkatao mo na ini-invento mo, dapat magiging honest ka mga kabisdak. So ngayon mga kabisdak, punta tayo sa pang-siyam. So pang-siyam na tips mga kabisdak, observe right attitude. So ito yung dapat natin i-observe mga kabisdak. Example mga kabisdak, pagpasok mo sa isang interview room, pag hindi ka pinaupo ng interviewer mo, huwag ka munang umupo. Dapat mag-observe ka. Pag sinabi ng interviewer mo na umupo ka, saka ka muna umupo mga kabisdak. Ganun rin pagkatapos ng interview. Example, nakapasa ka sa interview, huwag kang tumayo agad hanggat hindi ka pinapatayo o huwag kang magsigaw. Kasi unang-una mga kabisdak, sila ay nag-observe sa'yo. So tandaan mo yung mga kabisdak. So pang-sampo mga kabisdak, be attentive. Ito yung pinakamahalaga mga kabisdak. Kapag nagkaroon na kayo ng conversational, kumbaga, pasensya na ha, kumbaga nagpalitan kayo ng sagot at mga katanungan mga kabisdak. Kumbaga, during sa interview talaga mga kabisdak, dapat attentive ka. What I'm trying to say mga kabisdak, dapat nakafocus ka sa interviewer. Pag tinatanong ka mga kabisdak, dapat eye to eye contact. Dapat mga kabisdak, iwasan mo yung kahit saan-saan ka lumilingon. Kasi pag naka eye to eye contact ka, lahat mga katanungan na ibabato sa'yo ng interviewer, malamang masasagot mo. Kasi pag example, tinatanong ka ng interviewer mo, tapos mga kabisdak, saan-saan ka nakatingin. So makikita ng interviewer mga kabisdak na hindi ka interesado. So, gayon kabisdak, number 11, give examples. Give more examples. Kasi doon pa lang sa mga example mga kabisdak, makikita at malalaman ng mga interviewer. Ng interviewer na nag-interview sa iyo na interesado ka. Kasi the way na magbigay ka ng mga example, malalaman na pakikita nila na ito ay totoo kasi nakabase sa mga job experience na meron ka. Kaysa naman sa mga taong or aplikante na walang example na ibibigay. So, number 12 mga kabisdak, know your USP or unique selling point. Ito yung ibig sabihin, ano ba yung unique selling point mo? Example, sinasabi mo sa interviewer mo na magaling kang mag-English, magaling kang ganito ganyan, marami kang lingwahe na makakaya mong sasabihin or makapagsalita ka ng maraming lingwahe. Doon pa lang mga kabisdak, yun ang alas mo. Ibig sabihin, ito yung hudyat lamang na maraming mga customer na pupunta sa iyo, kumbaga magkakaunawaan kayo kasi hindi mo na kailangan gumamit ng translator para magkaunawaan kayo sa yung customer na makasalamuha mo o yung tao makasalamuha mo. So ganun yun mga kabisdak. So that's it for today mga kabisdak. Sana po nabigyan ko kayo ng kakarampot na ideya kung paano nga ba pumasa sa isang job interview. Lahat naman ng mga aplikante mga kabisdak, yun talaga ang ninanais. So sana po mga kabisdak, magiging gabay nyo to para pumasa kayo sa isang job interview at maraming salamat. But before ko i-cut tong video ito, nais ko munang pasalamatan ang aking lahat ng mga supporters, lalo na sa Ulutanga, Zamboanga, Sibugay Province, kung saan ako nagmula dahil doon ako pinanganak. Sa lahat ng mga Muslim mga taosog dyan sa Zamboanga City, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat sa inyo at good afternoon.